Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, ano, favor nyo na lang kay Sir Bong, huwag kayong makulitan. Kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan? Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kagabi, kachat ko si Miss Ruby Bernardo, no? Alam nyo si Teacher Ruby, siya yung ACT National Capital Region President natin. Ano? Hello, Teacher Ruby. Hello, Ma'am Ruby. Good luck sa meeting nyo sa DBM mamaya, ano? Ang update niya sa akin about PBB, mamaya daw hapon may meeting ang ACT sa DBM ano about PBB. So magkakaroon ng meeting ang ACT sa DBM regarding PBB, ano, inulit ko lang. Sabi ni Teacher Ruby ng ACT, Alliance of Concerned Teachers, i-update daw niya ako agad sa pag-uusapan nila mamayang hapon. So let's hope na yung magiging usapan ng ACT at DBM mamayang hapon ay magkakaroon na ng linaw kung kailan matatanggap ng ating mga guro, even si Sir Bong kasama rito, yung ating PBB. Alam nyo kasi yung PBB nasa DBM na. Nag-aantay na lang ng SARO ang DepEd o yung mga schools natin. Ano? So bukas ay mag-a-update ako sa napag-usapan ng ACT at DBM tungkol sa PBB. May mga guro ano na nagtatanong kung yun daw bang kung meron na daw bang daily time record ano from July 1 to July 26 o required na raw ba na mag-biometrics or DTI yung DTR yung ating mga guro from July 1 to July 26 2024 kasi daw may mga marites sa akin na yung mga principals daw nila ay nire-require na sila na mag-DTR araw-araw or mag-biometrics. Ang tanong ng mga teachers natin, kung hindi raw ba sila makapag-comply sa daily time record or DTR or biometrics nila, absent daw ba sila? Kaya may mga guro tayo na nagkakaroon sila ng worry. Alam nyo, meron ng vlog si Sir Bong dito at napaliwanag ko na ito. Na-explain ko na ito. Pero ngayong topic natin ngayon sa vlog na ito, i-enhance na lang natin yung aking paliwanag tungkol sa status natin, sa status ng ating mga guro from July 1 to July 26. Now, kung ang tanong ng ating mga guro, pwede bang absentan o absent ba ang teacher, ano, yung guro natin to any day within July 1 to July 26 kung hindi sila nagpupunta? Alam nyo, itong mga days na ito, ano, yung binabanggit natin, July 1 to July 26, ay under PVP pa. Ano? Ibig sabihin, nakabakasyon pa yung ating mga guro. Kaya kung hindi kayo pupunta ng school sa mga araw na ito, alam nyo, hindi mababawasan yung sahod nyo. Buo pa rin yung inyong sahod, salary. So, paano kayo aabsenan? Bakasyon pa nga ng ating mga guro. Kaya, hindi kayo absent kung hindi kayo pupunta sa mga araw na from July 1 to July 26. Kasi ang purpose ng DTR normally ay para saan? Para sa salary natin, tama ba? Para sa sahod natin, tama ba, Sir Bong? Kaya kung ang purpose ng DTR ay for salary, hindi pa dapat nagre-require ng DTR or biometrics yung inyong mga principals. Kasi ang DTR for salary ay kailan magsisimula? Mag-start ito ng July 29 sa opening of classes. Now, eto. Di ba meron tayong enrollment activity ngayon, ano? O, nagsimula ng July 3. Tapos itong National Learning Camp, kung kasama kayo, no?
Kung kayo ay nabigyan ng assignment as enrolling teacher or teacher kayo sa National Learning Camp, obligado na mag-DTR kayo or mag-biometrics. Kasi ang purpose ng DTR or biometrics ay para sa vacation service credit or leave service credit na makukuha nyo, na pwede nyo makuha as enrolling teacher or teacher ng National Learning Camp. Ito ang reason bakit kayo pinagbabiometrics or pinag-DTR ng inyong mga principal, kasi requirement ito for VSC or leave service credit. Yung DTR or biometrics nyo, inuulit ko, for enrollment at para sa NLC, ang purpose nito ay para sa, paulit-ulit sa Sarbong, sa leave service credits or vacation service credits. Kasi yung mga activities, ulitin ko, yung mga activities na binabanggit ko, makaka-earn kayo ng, paulit-ulit sa Sarbong, ang kulit, ng leave service credit. Nagigit ba sa Sarbong? Kung may mga araw na hindi kayo naka-attend ng NLC dahil may sakit kayo o meron kayong importanteng pinuntahan, hindi kayo naka-attend sa enrollment schedule nyo, activity nyo, hindi kayo absent or hindi kayo kakaltasan sa sahod. Ang epekto lang nito, kung absent kayo sa NLC or enrollment nyo, wala kang makukuhang leave service credit or VSC. Pareho lang din yan ng Brigada Eskwela, kasi ang Brigada Eskwela ay magsisimula na ng July 22. Diba, lahat ng guro ay nire-require na mag-participate sa ating Brigada Eskwela. Kung magpa-participate kayo sa Brigada Eskwela, magkakaroon kayo ng vacation service credit or leave service credits. Kung hindi kayo makakadalo sa Brigada Eskwela, hindi ka pwede absent at hindi pwedeng bawasan yung sahod mo. Walang ganun. Hindi kakaltasan yung sahod mo. Kasi ang Brigada Eskwela ay pasok pa sa proportional vacation pay. So, naiintindihan ba, Sir Bong? Meron ba kayong naunawaan, natutunan dito sa aking vlog ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.